Welcome back to our channel. This is Janel Ridaño. For today's video, isi-share ko sa inyo kung ano ang pagkakaiba sa written exam ng professional driver's license at saka sa non-professional driver's license. Ang professional driver's license at saka non-professional driver's license, guys, is magkaparehas lang ang exam. Kaso iba-iba yung items, ang dami ng items. Ang professional driver's license, ang items ng professional driver's license is 60 items. Then, ang passing score niya is 45. Then, ang non-professional driver's license is, ang items niya is 40. So, ang passing score niya is 30. So, which is halos ano siya, guys. Same lang yung exam niya, guys. Yun yung pagkakaiba niya is yung items. So, ngayon, guys, mayroon akong actual video, guys, na papakita sa inyo at ang tamang sagot, guys, sa actual na exam sa professional driver's license saka sa non-professional driver's license. So ito, guys, is a written exam po ito, guys. So sundan nyo ito, guys, step by step, guys, kasi ito yung magiging guideline para sa inyo. Tara, guys, punta tayo sa exam. Ang tamang gulang o edad sa pagkuha ng student permit ay letter A, 18 taong gulang, letter B, 16 taong gulang, letter C, 17 taong gulang. So which is ang tamang sagot dito, guys, is letter B, 16 taong gulang. Then proceed tayo, guys, sa number 2. Ang tamang gulang sa pagkuha ng non-professional driver's license ay A, 18 taong gulang, letter B, 16 taong gulang, letter C, 17 taong gulang. So ang tamang sagot dito, guys, is letter C, 17 taong gulang. Then proceed na naman tayo, guys, sa another question. Number 3. Ang kailangang gulang ng isang aplikante sa professional driver's license ay letter A, 18 taong gulang, letter B, 17 taong gulang, letter C, 21 taong gulang. So ang tamang sagot, guys, is letter A, 18 taong gulang. Then number 4. Bago umalis sa paradahan, dapat mong letter A, bumusina, letter B, suriin ang paligid bago magpatakbo, letter C, magpatakbo agad. So ang tamang sagot dito, guys, is letter B, suriin ang paligid bago magpatakbo. Next, maaari kang lumusot, overtake sa kanang bahagi ng sasakyan kung letter A, ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon, letter B, ang kalsada ay salubong daan, two-way, letter C, malapad ang bangketa. So ang tamang sagot is letter A, ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon. Number 6. Matapos kang lumagpas, overtake, nais mong bumalik sa pinanggalingan linya ng ligtas, kailangan letter E, tingnan sa rearview mirror, letter B, lumingon sa inyong nilagpasan, letter C, huminto. So ang tamang sagot dito, guys, is letter A, tingnan sa rearview mirror ang inyong nilagpasan. Then, proceed tayo. Number 7. Sa isang intersection na may stop sign, dapat kang letter A, magmarahan at magpatuloy kung walang panganib, letter B, huminto at magpatuloy kung walang panganib, letter C, magbigay daan sa mga sasakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib. So ang tamang sagot is letter B, huminto at magpatuloy kung walang panganib. So number 8. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang letter A, karangalan, letter B, pribilehiyo, letter C, karapatan. So which is ang tamang sagot dito, guys, is letter B, pribilehiyo. Then proceed tayo, guys, sa another question. Number 9. Ang non-professional license ay para lamang sa letter A, mga pribadong sasakyan, letter B, pampasahirong sasakyan,
Letter C, anumang uri ng sasakyan. So ang tamang sagot dito guys is letter A, mga pribadong sasakyan. Then proceed tayo sa question number 10. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? Letter A, maghanda ng kagamitang pangkumpone ng sasakyan kung masisira. Planuhin ang ruta at i-condition ang sasakyan. Letter C, tama lahat ang nasa itaas. So ang tamang sagot is letter C, tama lahat ang nasa itaas. Then proceed tayo. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong. Letter A, papuntang bangketa. Letter B, papalayo sa bangketa. Letter C, kahit anong direksyon. So ang tamang sagot dito guys is letter B, papalayo sa bangketa. Then proceed tayo sa question number 12. Ang sasakyan ay nakaparada kung letter A, nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero. Letter B, nakatigil ng matagal at nagbaba ng pasahero. Letter C, nakatigil ng matagal at patay ang makina. So ang tamang sagot is letter C, nakatigil ng matagal at patay ang makina. Then proceed tayo guys. Number 13, ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko? Letter A, maghintay ng birding ilaw. Letter B, bagalan ng takbo at tumuloy ng maingat. Letter C, huminto at magpatuloy kung ligtas. So ang tamang sagot is letter C, huminto at magpatuloy kung ligtas. Then proceed tayo. Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? Letter A, biglang lumiko at bumusina. Letter B, magbigay ng hudyat sa sinyas na hindi kukulangin sa 30 meters. Letter C, ipagwalang bahala ang hudyat. So ang tamang sagot is letter B, magbigay ng hudyat sa sinyas na hindi kukulang sa 30 meters. So number 15, sa paglipat-lipat ng linya, dapat suminyas. Tingnan ang rearview mirror at letter A, tingnan kung may parating na sasakyan. Letter B, bumusina. Letter C, sindihan ang headlight. So ang tamang sagot is letter A, tingnan kung may parating na sasakyan. Then proceed tayo. Number 16, habang nagmamaniho, dapat kang tumingin sa side and rear view mirror ng letter A, mabilis, madalian. Letter B, hanggang gusto mo. Letter C, hindi kukulangin sa 1 minute. So ang tamang sagot is letter A, mabilis or madalian. So proceed tayo. Number 17, ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay letter A, nagpapatunay na mahusay kang driver. Letter B, maaring magsangkot sa iyo sa aksidente. Letter C, nakatipid sa gasolina. So ang tamang sagot is letter B, maaring masangkot sa iyo sa aksidente. Then proceed tayo. Number 18, mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat letter A, mabilis ang sasakyang galing sa kaliwa. Letter B, kailangan maging alisto sa mga sasakyang nagbumula sa kaliwa o kanan. Letter C, maraming linya ang kalsada. So ang tamang sagot is letter B, kailangan maging listo sa mga sasakyang nagbumula sa kaliwa. So number 19, ang pinakaligtas sa ultimatum kahit ikaw ay may karapatan sa daan ay letter A, huwag ipilit ang karapatan. Letter B, bumusina. Letter C, laging ipilit ang karapatan. So ang tamang sagot is letter A, huwag ipilit ang karapatan. Then proceed tayo sa question number 20. Sa mga rotunda, alin ang may karapatan sa daan? Letter A, ang sasakyang papasok.
alamang sa rotunda. Letter B, ang sasakyang nasa paligid ng rotunda. Letter C, ang sasakyang nakaharap sa birding ilaw. So, ang tamang sagot is letter B, ang sasakyang nasa paligid ng rotunda. Then, proceed tayo sa another question. Hindi dapat lumusot or overtake sa paanan ng tulay sapagkat letter A, may tumawid. Letter B, hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Letter C, makipot ang daan. So, ang tamang sagot is letter B, hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Then, proceed tayo. Number 22, ano ang kahulugan ng patay sinding dilaw na ilaw trapiko? Letter A, magmarahan at magpatuloy kung walang pangamib. Letter B, huminto at hintayin magbago ang ilaw. Letter C, hintayin ang birding ilaw. So, ang tamang sagot is letter A, magmarahan at magpatuloy kung walang pangamib. Then, proceed tayo. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? Letter A, maaaring lumusot or overtake. Letter B, bawal lumusot. Letter C, tama lahat ang sagot. So, ang tamang sagot dito guys is letter B, bawal lumusot. Then, proceed tayo. Question number 24. Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaniho ng matulin maliban kung letter A, walang panganib. Letter B, naaayon sa takbong bilis o tulin. Letter C, tama lahat ang sagot. So, ang tamang sagot dito guys is letter B, naaayon sa takdang bilis o tulin. Then, proceed tayo. Ang isang driver's license ay maaring magmaniho ng letter A, kahit anong uri ng sasakyan. Letter B, sasakyang nakasaad sa lisensya. Letter C, pampasahirong sasakyan lamang. So, ang tamang sagot is letter B, sasakyang nakasaad sa lisensya. Then, proceed tayo. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? Letter A, silawin din ang nakasalubong. Letter B, tumingin bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Letter C, titigan ang nakakasilaw na ilaw. So, ang tamang sagot is letter B, tumingin ang bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Number 27, Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? Letter A, mamarahan, bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. Letter B, bilisan ang takbo habang nasa kurbada. Letter C, magprino ng bigla habang tumatakbo sa kurbada. So, ang tamang sagot is mamarahan, bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. Then, proceed tayo. Ano ang kahulugan ng sinyas trapikong kulay pula na tatsulok ang pogis? Letter A, nagtatakda. Letter B, nagbibigay babala. Letter C, nagbibigay impormasyon. So, ang tamang sagot is letter B, nagbibigay babala. Then, proceed tayo. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang pogis? Letter A, naguutos ng direksyon. Letter B, nagbibigay babala. Letter C, nagbibigay impormasyon. So, ang tamang sagot is letter C, nagbibigay impormasyon. Then, proceed tayo. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na kulay pula na pabilog, oktagon o baliktad na tatsulok? Letter A, nagtatakda o nagbabawal. Letter B, nagbibigay babala. Letter C, naguutos ng direksyon. So, ang tamang sagot is letter A, nagtatakda o nagbabawal. Proceed tayo. Ano ang kahulugan ng birding ilaw trapiko?
Letter A, sinyas upang patakbuhin ang sasakyan. Letter B, huminto sa nakatakdang linya. Letter C, maaari kang tumuloy, bagalan lang ang takbo. So ang tamang sagot is letter A, sinyas upang patakbuhin ang sasakyan. Then proceed tayo guys, question number 32. Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko? Huminto sa nakatakdang linya. Letter B, huminto sandali at ituloy ang pagpatakbo kung walang sagabal sa daan. Letter C, bilisan ang takbo. So ang tamang sagot is letter D, huminto sandali at ituloy ang pagpatakbo kung walang sagabal sa daan. Then proceed tayo. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal na ng trapiko? Letter A, huminto. Letter B, humanda sa paghinto at malapit nang sumindi ang ilaw na pula. Letter C, maaari kang tumuloy, baganan lamang ang pagtakbo. So, ang tamang sagot is letter B, humanda sa paghinto at malapit na sumindi ang ilaw na pula. Then proceed tayo. Ano ang kahulugan ng birding signal na trapiko? Letter A, patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. Letter B, huminto. Letter C, bagalan ang pagtakbo. Ang tamang sagot is letter A, patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. Number 35, ano ang ibig sabihin ng birding arrow signal trapiko? Letter A, hindi pinapayagan ang pagpasok sa intersection na itinuturo ng arrow. Letter B, nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaan, kumaliwa at kumanan. Letter C, nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid. So ang tamang sagot is letter B. Next, ano ang kahulugan ng dilaw na arrow signal trapiko? Letter A, naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon. Letter B, nangangahulugan na ang pulang arrow ay malapit ng sumindi. Letter C, nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan o kumaliwa o dumiretso. So ang tamang sagot is letter B. Next, mga puting linya sa daan. Letter A, naghahati sa mga lanes na tumatakbo sa isang direksyon. Letter B, naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Letter C, palatandaan na maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa. So ang tamang sagot is letter B. Number 38, ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na. Letter A, pinapayagan ang paglusot sa kanan. Letter B, ipinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa. Letter C, pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. So ang tamang sagot is letter C, pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Next time, ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na. Letter A, maaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Letter B, ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. Letter C, ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. So ang tamang sagot is letter A, maaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Number 40, kailan dapat magdesisyon ang isang driver? Letter A, kung buhol-buhol na ang trapiko. Letter B, kung mahusay siyang magmaneho. Letter C, habang siya ay nagmamaneho. So tamang sagot is letter C, habang siya ay nagmamaneho. Then next tayo, ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ang palatandaan na. Letter A, maaring lumusot pakanan. Letter B, peligroso ang lumusot sa pakanan. Letter C, maaring lumusot pakaliwa. So ang tamang sagot dito guys is letter B, peligroso ang lumusot sa pakanan. Next tayo,
kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito, nakatiyak ka na siya ay letter A, kakaliwa, letter B, kakanan, letter C, hihinto. So ang tamang sagot is letter A, kakaliwa. Then, proceed tayo guys sa another question, number 43. Kailangan magbigay ng sinyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na intersection sa layong letter A, 15 meters, letter B, 60 meters, letter C, 30 meters. So, which is ang tamang sagot dito guys is letter C. So, 30 meters. So, next tayo guys. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highway, kailangang mag-signal. Letter A, 10 segundo bago gawin ito. Letter B, 5 minuto bago gawin ito. Letter C, 1 minuto bago gawin ito. So, ang tamang sagot is letter A, 10 segundo bago gawin ito. Next. Sa nakamotorsiklo na may balak lumiko pakanan, dapat gamitin na sinyas ay letter A, kaliwang kamay na nakataas, letter B, kanang kamay na diretsong nagtuturo pakanan, letter C, kanang kamay na nakataas. So ang tamang sagot is kaliwang kamay na nakataas. So next tayo, another question number 46. Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundan ng sasakyan ay letter A, sinlaki ng sukat ng dalawang sasakyan, letter B, sinlaki ng sukat ng isang sasakyan, letter C, sinlaki ng sukat ng tatlong sasakyan. So ang tamang sagot is letter B, sinlaki ng sukat ng isang sasakyan. Then proceed tayo, question number 47. Saang lugar hindi ka dapat lumusot or overtake? Letter A, sa mga sangandaan o intersection. Letter B, sa paanan ng tulay. Letter C, tama lahat ang sagot. So, it is ang tamang sagot dito guys is letter C, tama lahat ang sagot. Then, proceed tayo. Ang paggamit ng huwad sa lisensya ay ipinagbabawal at may parusang. Letter A, 500 at 6 na buwan na hindi makakakuha ng lisensya. Letter B, pagkakabalanggo ng hindi higit sa 6 na buwan. Letter C, 100 pesos. So ang tamang sagot is letter A. 49. Ano ang dapat gawin kung pinapahinto ng pulis? Letter A, huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi. Letter B, huwag pansinin ng pulis at bilisan ang pagpatakbo. Letter C, huminto at makipagtalo sa pulis. So ang tamang sagot is letter A. Next tayo. Ang dalawang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na letter A, ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. Letter B, maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. Letter C, ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. So ang tamang sagot is letter B. Then proceed tayo guys. Kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nagtuturo sa itaas, siya ay letter A, kakanan, letter B, hihinto, letter C, kakaliwa. So ang tamang sagot dito guys is letter A, kakanan. Then proceed tayo guys sa question number 52. Kung umilaw ang brake lights ng sasakyan na sa inyong unahan, dapat kang letter A, bumusina, letter B, umanda sa pagpreno, letter C, lumiko sa kanan o kaliwa. So ang tamang sagot dito guys is letter B, umanda sa pagpreno.
So next question, number 53. Ang kusina ay ginagamit upang letter A, makalikha ng ingay. Letter B, iparinig na maganda ang tunog ng kusina. Letter C, makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat. So ang tamang sagot is letter C, makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat. Next, proceed tayo. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Letter A, sa loob ng 72 oras. Letter B, kaagad-agad. Letter C, sa loob ng 48 hours o oras. So ang tamang sagot is letter B, kaagad-agad. So next tayo. Ang mahuhuling lasing sa alak o pinagbabawal na gamot ay may parusa. Letter A, 2,000. Letter B, pagkabilanggo ng 6 na buwan. Letter C, 1 buwan pagsuspindi ng lisensya. So ang tamang sagot is letter A, 2,000. Then proceed tayo. Another question, number 56. Ang pinakaligtas na tuli ng isang sasakyan ay naaayon sa letter A, kondisyon ng kalsada at panahon. Letter B, kakayahan ng sasakyan. Letter C, kakayahang magmaneho ng driver. So ang tamang sagot is letter A, kondisyon ng kalsada at panahon. Then proceed tayo sa question number 57. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe? Letter A, uminom ng alak bago magmaneho. Letter B, huminto paminsan-minsan at magpahinga. Letter C, uminom ng gamot na pampapigil ng antok. So ang tamang sagot is letter B, huminto paminsan-minsan at magpahinga. Next, ang isang driver ay tinuturing na professional kung letter A, kaya niyang magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan. Letter B, siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang privado o pampasahero. Letter C, siya ay bihasa na sa pagmamaneho. So ang tamang sagot is letter B. Sa isang sangandaan intersection na walang sinyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating sa magkabilang talye. Aling sasakyan ang dapat magbigay gibuy? Letter A, ang unang dumating. Letter B, ang unang nagmarahan. Letter C, ang huling dumating. So ang tamang sagot is letter C, ang huling dumating. Then proceed tayo. Kung ang driver ng sasakyan na sa inyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at inituro ito sa lupa, siya ay letter A, hihinto. Letter B, kakanan. Letter C, kakaliwa. So ang tamang sagot dito guys is letter A, hihinto. Then proceed tayo, question number 61. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang alugit upang maayos ang inyong kaso at matubos ang lisensya? Letter A, 30 araw. Letter B, 15 araw. Letter C, 10 araw. So ang tamang sagot is letter B, 15 araw. So next tayo. Ano ang takdang tuli ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? Letter A, 30 kph. Letter B, 20 kph. Letter C, 30 kph. So ang tamang sagot is letter B, 20 kph. Then proceed tayo. Saang lugar hindi maaaring pumarada? Letter A, sa lugar na tatawiran ng tao. Letter B, sa nakatakdang paradahan. Letter C, sa isang patunguhang lugar.
So ang tamang sagot is letter A, sa lugar na tawiran ng tao. So next tayo. Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa letter A, kanang linya, letter B, kaliwang linya, letter C, gitnang linya. So which is ang tamang sagot dito guys is letter A, kanang linya. Then proceed tayo. Sa tuwing lilipat ng linya, dapat suminyas. Tingnan ang inyong rearview mirror at letter A, sindihan ang headlight, letter B, bumusina, letter C, tingnan kung may parating na sasakyan. So ang tamang sagot is letter C, tingnan kung may parating na sasakyan. Then proceed tayo. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na letter A, maaaring lumusot sa kaliwa o kanan, letter B, bawal ang paglusot sa kanan, letter C, bawal ang paglusot sa kaliwa. So which is ang tamang sagot dito guys is letter C, bawal ang paglusot sa kaliwa. Proceed tayo sa another question, number 67. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan na nakakabit sa anumang dala na sasakyan na lalampas ng letter A, 1 meter mula sa likuran ng sasakyan, letter B, 3 meter mula sa likuran ng sasakyan, letter C, 2 meter mula sa likuran ng sasakyan. So ang tamang sagot is letter A, 1 meter mula sa likuran ng sasakyan. Next, ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho? Letter A, lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. Letter B, lisensya. Letter C, lisensya at papel na di siguro na sasakyan. So tamang sagot is letter A. So next tayo. Kung magpapatakbo ng mabagal sa expressway, dapat kang gumawi sa letter A, gitnang linya, letter B, kanang linya, letter C, kaliwang linya. So ang tamang sagot dito guys is letter B, kanang linya. So, then proceed tayo sa question number 70. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot or umaberti? Letter A, gumawi sa kanan at huminto. Letter B, magmarahan, gumawi sa kanan at bayaan itong lumagpas. Letter C, bumusina at hayaan itong lumagpas. So ang tamang sagot is letter B, magmarahan, gumawi sa kanan at bayaan itong lumagpas. So number 71, hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay letter A, palikong pakaliwa, letter B, palikong pakanan, letter C, magpalit ng linya o daan. So ang tamang sagot is letter A, palikong pakaliwa. Then proceed tayo sa another question number 72. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay ipinagbabawal ng batas at may kaparosa. Letter A, 500. Letter B, 500 at pagka-impound ng sasakyan na hindi higit sa 10 araw. Letter C, 750. So ang tamang sagot is letter C, 750. Then proceed tayo. Sa isang sangandaang intersection na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating, alin sa sasakyan ang may karapatan sa daan? Letter A, ang sasakyang galing sa kanan. Letter B, ang sasakyang unang nagmarahan. Letter C, ang sasakyang galing sa kaliwa. So ang tamang sagot is letter A, ang sasakyang galing sa kanan. Then next tayo. Ano ang kahulugan ng araw o palasong nakapintas sa kalsada? Letter A, sundin ang direksyon ituro ng palaso. Letter B, magmarahan.
literacy maaaring lumipat ng linya. So ang tamang sagot is letter A. Sundan ang direksyong ituro ng palaso. Then proceed tayo. Ipinagbabawal ang paglusot or overtaking sa paanan ng tulay sapagkat letter A, makipot ang tulay. Letter B, mapanganib at hindi nakikita ang sasakyang kasalubong. Letter C, may mga tumatawid. So, tamang sagot is letter B, mapanganib at hindi nakikita ang sasakyang kasalubong. Next, sa mga highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot, overtake kung sa inyong panig ay may. Letter A, tuloy-tuloy na kutingi guhit. Letter B, putol-putol na dilaw na guhit. Letter C, tuloy-tuloy na dilaw na guhit. So ang tamang sagot is letter B, putol-putol na dilaw na guhit. Then proceed tayo. Ang mga PUV, public utility vehicles, ay may plaka na kulay. Letter A, puti at verde na mga litra at numero. Letter B, puti at pula na mga litra at numero. Letter C, dilaw at itim na mga litra at numero. So ang tamang sagot is letter C, dilaw at itim na mga litra at numero. Then proceed tayo. Ang paggamit sa balikat ng kalsada para unahan ang sasakyan sa iyong harap ay letter A, labag sa batas. Letter B, maaari kung ang sasakyan sa unahan ay liliko pakaliwa. Letter C, maaari kung ikaw ay liliko pakanan. So ang tamang sagot guys is letter A, labag sa batas.